Hallelujah. This is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. God bless you po. Great woman of God, Pastora Janessa. God bless you. Blessed morning. Ma'am Rosalinda, God bless you po. Blessed morning. Blessed morning po. Ma'am Jima, God bless you. Blessed morning. Our great senior, Pastora Joy, God bless you. Blessed morning. Blessed morning po sa inyong lahat. Amen. This is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Today po, mga kapatid, believe God that God will do great and mighty things in your life in the mighty name of Jesus. Blessed morning po, Ma'am Marilo. God bless you, Ma'am Letty. God bless you. Blessed morning po. Blessed morning po sa inyong lahat. Please kindly share this video. Hallelujah. Salamat po. Salamat, Ms. Andivet. Thank you so much. God bless you. Hallelujah. God bless you, Ma'am Apple. God bless you. Blessed morning po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Excited ba tayo, mga kapatid, sa gagawin ng Diyos today? God bless you po, Sir Hernan. God bless you. Blessed morning. Please kindly share this video. God bless you po, Sir Sotero. God bless you. Blessed morning. Kumusta naman po ang ating Sunday yesterday? Amen. Hallelujah. Marami ba sa atin na nakasimba, mga kapatid? Or kung hindi kayang magpunta sa church and then no, mag-online. Hallelujah. So I hope na enjoy nyo yesterday. Amen. Hallelujah. Praise God ang inyong Sunday service. God bless you. Buksan po natin ang ating mabibiya sa 1 Peter chapter 2. Verse 24. 1 Peter 2, verse 24. Hallelujah. Babasahin ko, mga kapatid. Who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness. By his stripes you were healed. Amen. Hallelujah, praise God. Thank you, Sister Hernan, for sharing. God bless you. Amen. It is well. God bless you, Ma'am Jima. God bless you po. Amen. Hallelujah. So, isi-share ko sa inyo, mga kapatid, isa sa mga secrets, no? Kung paano ba tayo gagaling sa mga sakit. Amen. Kung paano ba tayo gagaling sa kahit anumang karamdaman, no, na ating naramdaman sa ating katawan, as we know na all things is possible with God. Amen? Alam naman natin na ang lahat ng bagay ay posible sa ating buhay na Diyos. Amen? Na wala talagang bagay na hindi kaya ng ating buhay na Diyos. Amen? Hallelujah. So kahit anumang klaseng mga pagsubok ay kaya niyang, no, kaya niyang lutasin. Amen? Kaya niyang isolve ang kahit anumang klaseng mga problema, no, na dumating sa buhay. Amen? Hallelujah. God bless you po. Amen? God bless you, Ma'am Esperanza. That's true. Amen? Hallelujah. So, kaya, mga kapatid, alam naman natin that Jesus Christ died on the cross just for you and I. Hindi po siya namatay because sa kanyang sarili. No. Amen? Hindi po niya ginawa lahat yun para sa kanyang sarili. But ginawa lahat yun ni Jesus dahil sa atin. Amen? God bless you, Sir Domer. God bless you. Amen? Binigay ng Diyos ang kanyang sariling anak, nag-iisang anak. Amen ba? Para tayo ay pwedeng iligtas ng ating buhay na Diyos, no? Na pwede tayong makaangkin sa mga mabubuting bagay na galing sa kanyang kaharian. Amen? Hallelujah. Kahit na hindi dapat gawin ng Diyos 'yon. Amen? Ni-Hesus 'yon sa atin, but because God loves us so much, dahil minahal tayo ng Diyos. Amen? Nilalang niya tayo sa kanyang mga kamay. You remember? Nung tayo ay nilikha ng Diyos, hindi niya tayo nilikha through His Word alone. Amen ba? Pero, no, pinaghirapan niya tayo. Amen? Hallelujah.
siya yung mismo, yung mga kamay niya ang gumawa. Amen? Ganyan tayo kamahal ng ating buhay na Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, no, kaya humanap siya ng paraan para tayo ay mailigtas at hindi mapunta sa impierno. Amen? At kailangan niya talaga na ibigay si Jesus Christ, no, para sa atin. Hallelujah. And by the grace of God, no, Jesus successfully done it on the cross. Amen? He won it. Amen? Hallelujah. Kahit na ang dami-dami niya mga pagsubok dito sa mundo. Amen? Grabe. Amen? Pero, nanalo siya. Amen? Kaya, ngayon, tayo na naman. Amen ba? Hallelujah. Ang kailangan lang na kailangan mo na malaman na wala talagang imposible sa ating buhay na Diyos. Na lahat ng yan ay pinagbayaran ni Jesus on the cross. Amen? Kaya sinabi sa end of these verses, by whose stripes you were healed. Amen? Hallelujah. Kasi pinoprovide na ni Lord yung healing. Merong healing. Amen ma? Hallelujah. May healing sa kahit anumang klaseng sakit. Kaya nga, sa studies mga kapatid, no, mga 39 kinds of sicknesses in the world. Amen ba? No, mga 39 na mga nagklase-klaseng mga sakit dito sa mundo. And yung kinakount nila yung stripes ni Jesus Christ is exactly 39. Amen? Wounds, no, na natamo ni Jesus Christ on the cross. So ibig sabihin, bawat sakit ay may kagalingan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng sakit ay pinagaling ng Diyos. Amen? Kaya hindi imposible na hindi ka pagalingin. Pero kailangan mo malaman paano ba talaga, kasi marami sa atin nagsasabi, kahit nga ako'y Christian. Amen? Kahit nga ano, naglilingkod ako sa Diyos, bakit may sakit akong naramdaman ganito? Nagpipray na ako. Bakit ganito ba? Amen? Hallelujah. Ginagawa ko namang lahat. Amen. Nagbasa ako ng Word of God. Nagdasal ako. Nagsimba ako. Amen? Hallelujah. Ano pa ba ang kulang? Kung totoo talaga na si Jesus ay magpagaling sa kahit anong sakit, bakit hindi pa ako pinagaling? Amen? Hallelujah. Siguro yan ang mga one of the questions natin. Bakit ba? Bakit ba? Amen? Hallelujah. Bakit ba ganun? Many times po na sinabi sa atin ng our great daddy in the Lord na si Apostle Paul na nakasulat na. Amen? Na kailangan mo talagang dumaan sa ganung klaseng karamdaman. Amen? At yung karamdaman na yan, no, may limit of time. Amen? God bless you, Ma'am Digna. God bless you po. Amen? Hallelujah. Yes, ma'am. God will do it. So, may limit of time, no? Yung sakit na yan. Amen? Hindi talaga yan magiging forever sa katawan mo. Amen? Hallelujah. As long as you will do something, you will do something for God. Amen? Hallelujah. Kasi lahat ng yan, may solusyon. Lahat ng yan, no? Ng mga sakit na yan. Amen? Yan ay nakapackage na sa kamatayan ni Jesus Kristo. Lahat ng mga problema na yan, na isali na yan ni Jesus doon sa cross. No, meron na lahat, no? Healing is provided, financial, everything, solution sa kahit anong problema, provided na. No, nandun na. No, available na yan. Amen? Hallelujah. But, you need to do something for God. Amen? Sinasabi ko always sa inyo mga kapatid that our God is not a magician. Hindi siya kailan gagawa ng mga bagay sa iyo if you will not do something first for God. Amen? Kung wala kang gagawin para sa ating buhay na Diyos, para din sa ating mga kabutihan. Amen? Hallelujah. Amen? Number one na kailangan mong gawin, mga kapatid. God bless you, Sir Obra Atong. God bless you. Blessed afternoon na ba ngayon? Morning pa. Amen?
blessed morning. Amen. God bless you. Great Deaconess, Ma'am Susan, blessed morning po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Number one po, sabi po ng worthy Lord, that we, no, tayo na tao, amen, being dead to sins. Amen. So ibig sabihin, mga kapatid, yung sabihin nating dead to sins, amen, ibig sabihin, no, patay na tayo sa pagpakakasala. Amen. Hallelujah. Blessed morning. God bless you, Ma'am Marilo. Ibig sabihin, mga kapatid, na hindi na tayo, amen, gagawa pa ng mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, mamuhay tayo ng righteous. Mamuhay tayo ng matuwid. Amen. Huwag ka nang gagawa pa ng mga kasalanan. Kasi alam mo naman na pinaliwanag natin that kaang kasalanan, dyan nagtitake advantage sa Satanas. The more ka gagawa ng kasalanan, the more na hindi gagawa ng mga miracle si Jesus Christ sa ating buhay. Kasi, amen, yung kasalanan na yan, no, namatay si Jesus sa cross because of that sin. Amen ba? Dahil sa mga kasalanan, kaya nga sa book of Romans 6:23, di ba? Hallelujah. Sabi niya, for all come short for the glory of God because of sin. Amen ba? Dahil tayo ay nagkakasala lahat. Amen? Only Jesus Christ yung atonement. Only si Jesus Christ yung kailangang i-offer dahil siya ay walang kasalanan. Inako niya ang lahat ng ating kasalanan. Namatay siya sa cross so that tayo ay magkaroon ng kagalingan sa kahit anumang klaseng mga sakit. Yan ang sabi ni Sir Hernan. The root of all sicknesses is sin. It's true. Amen, ma? Hallelujah. Kasi the more ka nagkakasala, the more mag-take advantage si Satanas. The more ka magkakasala, the more lalapit si Satanas. The more lalapit yung mga demonyo. Amen? Kasi alam mo naman that yung mga sakit is a spirit. Amen? It's a demon. Amen? Hallelujah. Yung mga diabetes, di ba? Pinaliwanag namin yun sa inyo long time ago. Amen? Yung mga sakit na yan, may mga spirit, no, behind it na nagdadala sa iyong katawan. Amen? Hallelujah. Yun, no, lahat ng yun ay binayaran na ni Jesus doon sa cross. So, we must stop in sinning. Amen? Hallelujah. Kaya yung one of the question of Jesus, one of the question, amen, ni Apostle Paul, pwede ba na magpatuloy tayo sa pagpakasala and then God will still give us grace? Hindi pwede. No, sabi niya, God forbid. Amen? Hindi talaga yun pwede. Hindi talaga pwede na magpatuloy ka sa pagpakasala and then you are expecting God to heal you. Amen? Kasi maging effective lang ang word na ito ni Lord if tayo ay makapag-decide na magbago at wag nang magpakasala pa. Amen? Hallelujah. Amen? Wag nang magpakasala pa. Amen? Kaya nga mga kapatid, the more magkakasala ang tao, the more lalayo siya sa Diyos. Amen? Kahit na sabihin mo, nagsisimba man siya every Sunday. No, hindi po yan guarantee na yung taong yun is living a righteous life kahit na nagsisimba siya every Sunday. Amen? Hallelujah. So, kailangan nating ma-understand, mga kapatid, paano ba yung word ni Lord magiging effective sa akin? That God will heal any kind of sicknesses. Amen? Napagalingin ni Lord yung lahat ng mga sakit. Amen? While you are waiting for the right time, no, katulad ni whom? Amen? While you are waiting for the right time, naaabot na yung panahon na ikaw ay palagalingin ni Lord totally, live a righteous life. Never commit sin again. Amen? Hallelujah, huwag ka nang magpakasala pa. Amen?
hallelujah, yung mga cause, no? Yung mga dahilan kung bakit ka nagkaganyan ngayon. Amen? Hallelujah, kasi mostly, God bless you, Ma'am Liti. God bless you po, Sir Wilben. God bless you. Blessed morning po. Amen? Dahil sa mga kasalanan na ating mga nagawa. Amen ba? Hallelujah. Minsan sa atin, no, mostly dahil hindi tayo lumalapit kay Jesus that time. Amen? Hallelujah. That time, no, ang iniisip lang natin ay ating sarili. Makapagtrabaho, makakain, mabubuhay natin ang ating mga pamilya. Amen? At mostly sa mga worldly na mga jobs dito sa mundo, no, may mga work na walang tawag doon? Amen? Parang whole week talaga. No, whole week talaga may trabaho. Amen ba? Walang day off. Amen? Hallelujah. Especially, no, kung magtatrabaho ka sa mga big companies, especially pag ang companies na yon ay, no, pag-aari ng taong hindi Christian. God bless you, Ma'am Weng. God bless you po. It is well with you po, Ma'am Weng. Amen? Hallelujah. Amen? So, kahit na ganun, mga kapatid. Amen? Kahit na nagpe-pray ka nga, pero you don't have time for God. Amen? Kulang pa rin yun. Amen? Hallelujah. So, kailangan talaga natin to do our best. Amen? God bless you po, Ma'am Lifey. God bless you. Blessed morning. God bless you po. Oh, glory be to Jesus po. Amen? If you want God to heal you totally, stop from sinning. Amen? Kailangan, yun ang sinabi ng Book of Romans, mga kapatid, na kailangan talaga patayin natin yung mga desire sa ating mga flesh. Kasi yung flesh natin, ito yung ginagamit ni Satan. Amen? Hallelujah. So, kailangan talaga natin itong patayin. Kailangan magiging patay na tayo sa pagpakasala. Amen? As a Christian. Amen? Hallelujah. Amen? Yung aabot sa time ba ng iyong buhay na hindi ka na nagkakasala pa? Amen ba? Hallelujah. Amen? Hindi ka tulad before, always na lang nagkakasala, nagkasasala. Pero aabot talaga sa stage ng iyong time, sa iyong buhay, as long na dinidesire mo. Amen? As long na gustong-gusto mo talaga na mangyayari yon, God bless you, Ma'am Lilian. God will give you grace. Amen? Na hindi ka na magkakasala like before. Amen? Babaguhin ni Lord ang iyong buhay. Amen? Hallelujah. And you will live a righteous life. Amen? Yung mamuhay tayo ng matuwid. Amen? Kasi pagsabihin natin, dead, no, nasa mga kasalanan, ibig sabihin ay tayo ay namumuhay ng matuwid, because yan ang sabi ng word ni Lord, be holy because I am holy. Yan ang sabi sa salita ng Diyos. Because our God is holy, then we must live a holy life. Amen? Kasi kung pariho yung ano natin, pariho yung mga ginawa natin like Job. Amen? Na kahit na nasa grabing problema siya, grabe sa sakit nung naramdaman niya, kahit ang dami-daming nawala sa kanya, but never siya na lumayo sa Diyos. Amen? Hallelujah! Never siyang lumayo sa Diyos. Nagpatuloy siya sa paglingkod sa ating buhay na Diyos. Amen? Hindi siya nagsasalita ng masakit to God. Amen? Hindi niya biniblame si Lord. Amen ma? Hallelujah. Amen? Sana ganun din ang gawin natin. Amen? Hallelujah. Yung everyday sa ating buhay. Amen? Umaasa ka. Amen? That Lord, I know one day na darating, mawawala ang mga sakit na yan. Because meron talaga yung mga expiration dates na yan. Amen? Hallelujah. Pero kailangan, may mga tao na dapat gumaling na siya that time. Amen? Pero dahil nagpatuloy siya sa pagkakasala, yun, mas lalong tumagal. It's not our portion in the name of Jesus. Our God is a merciful God. Amen? Hallelujah. Marunong siyang
maawa sa atin. So hingin natin ang awa ng Diyos. Lord, forgive me sa aking mga kasalanan, sa aking kamalian. Amen? Tulungan mo ako, O Diyos, na hindi na ako magkakasala pa. Hindi na ako magpapakasala pa. Amen? Tulungan mo ako, Diyos, to live a righteous life. Amen? Tulungan mo ako, Diyos, na mas lalong lalapit ako sa iyo. Amen? Hallelujah. Alam mo naman na hindi na magtatagal na babalik si Jesus. Amen? Hallelujah. Hindi magtatagal babalik si Jesus. Kasi yung mundo na ito is just a temporary. Amen? Ang totoong buhay ay doon sa kaharian ng Diyos. Yan ang pinaka-goal natin. Diba one day, our great daddy Apostle Paul shared to us, no, a message. Amen? That life is better than healing. Amen? God bless you, Dr. Rosemary. God bless you. Blessed morning. Amen, Ma'am Lat. God bless you po. Amen? God bless you, Dr. Rosemary. God bless you. God bless you, Ma'am Josephine Manuel. God bless you po. Amen. It is well with you po in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. God bless you, Ma'am Josephine, and more grace and strength in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. So, kahit na mga kapatid, sabihin mo, kung may manaramdaman mang ako mga sakit, amen, dito sa mundo, pero kapag tayo ay qualified na makapasok doon sa kaharian ng Diyos, lahat ng mga naramdaman mo dito sa mundo na sakit at pagdurusa, lahat yan ay mawawala. Amen? Hallelujah. God bless you po, Ma'am Maricel. God bless you po. Blessed morning po. Amen? Hallelujah. No, lahat ng yan ay mawawala. Mawawala ng lahat ng yan. Amen? Pero kung magpatuloy ka sa pagpamumuhay na ayon sa iyong kagustuhan, kung magpapatuloy ka sa paggawa ng mga kasalanan, kung magpapatuloy ka sa paglayo sa ating buhay na Diyos, yan ay isang malaking pagdurusa, no, doon sa impierno. And hindi mo yan portion in the name of Jesus. While you are waiting for the God's time for God to heal you, live a righteous life. Amen? Hallelujah. Patayin mo kung ano man. May sa pakikuan mo sa Tagalog. Amen? Bible ambi. Amen? Hallelujah. So, no, kahit ano man mangyari sa ating buhay, mga kapatid, napipiliin natin na tayo po ay mamumuhay na kasama si Kristo. Amen? Na kahit ano man yung mga sitwasyon natin, piliin natin to serve God in our lives. Amen? Hallelujah. Amen? Kahit na hindi mo pa naramdaman ngayon, kahit na hindi mo pa nakikita ngayon na kayo ay pinagaling talaga ni Lord, continue. Amen? Kailangan magpatuloy tayo to live a righteous life. Amen? Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kasi yung mga anak talaga ni Jesus Christ, amen, kailangan talaga na mamamatay tayo sa mga pagpakasasala, sa pagkakasala. Amen? Hallelujah. Napaka-importante yon sa atin as a Christian. Amen? Na hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikakagalit ng ating Panginoon, kasi ang pinakakalaban ng Diyos ay ang pagkakasala. Diba one day, nung si Jesus ay ipinako siya sa cross. Amen? Tapos sabi ni Jesus, Father, Father, why you have forsaken me? Amen? Hallelujah. Kasi that time, mga kapatid, yung mga kasalanan ng mga tao, inako lahat ni Jesus yun. Amen? Yung mga kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lula, lulu, lahat-lahat. Amen? Mga tao sa kahit saan sa mundo, inako ni Jesus lahat yun. Kaya hindi makatingin yung Ama sa Kanya dahil sa mga kasalanan. Amen? God bless you, Sir Jimwell. Amen? Kaya kapag ang tao ay magkakasala, hindi makadefend si Jesus Christ sa iyo because dahil sa kasalanan. Kasi ayaw ng Diyos talaga
yung magkakasala ka. Amen? Yung magkakasala tayo. So, kailangan, we need to live a righteous life. Amen? Hallelujah. So, babasahin ko po sa Tagalog, kapatid. No? 1 Peter 2, verse 24. Amen? Hallelujah. 24. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa cross. So, yun ang sinabi ko, mga kapatid. Para iwanan na natin ang buhay na makasalanan. Amen? Hallelujah, no? Dead to sins, ibig sabihin, mga kapatid, no? Hindi ka na magpakakasala pa. Iwanan mo na. Amen? Hallelujah, ang buhay na makasalanan. Amen? It is all with you, Mamueng, in the mighty name of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. It is all with you, Mamueng. Amen? Healing is your portion in the mighty name of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, kailangan talaga natin iwanan yung buhay na makasalanan. And then you will experience the miracle of God in your life. God bless you, Dr. Ria. God bless you. Blessed morning. Amen? Hallelujah, at mamuhay ng matuwid. Amen? Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Amen? Na, yan ang Tagalog version ng 1 Peter 2:24. Amen? Kaya napaka-importante po yan sa atin, mga kapatid. Amen? We must know it. Amen? Na kailangan talaga i-stop natin yung pagkakasala. Sabihin mo, ano ba yung pagkakasala? Hindi naman ako gumawa ng mga bagay na masama. Amen? Hallelujah. Amen? Hallelujah. Sabihin mo, okay naman akong tao. Good naman ako na tao. Hindi naman ako masama. Hindi naman ako pumatay ng tao. Amen? Hallelujah. No? Kailangan hindi lang ganun ang pagkakasala, mga kapatid. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi ka pumatay ng tao ay hindi ka nagkakasala. Amen? Kahit nga pala, kahit sa thinking pa lang natin, sa isipan na pa lang natin. Amen? Kasi yun ang battleground. Amen? Diyan, pumapasok si Satanas. So, kailangan talaga nalinisin natin ang ating pag-iisip. Amen? Hallelujah! Yung pagdududa, pagiging negative about kay Lord. Amen? Ayaw mong mag-serve kay Lord. Ayaw mong ayaw mo magbigay ng panahon kay Lord, it's a sin. Yung mga lumalabas na mga words sa ating mga bibig. Amen? As long as yung mga lumabas na yon, yung mga salita na yon is against to the word of God. Amen? Against the will of God, that is sin. Amen? Hallelujah! Yung mga nararamdaman natin sa ating puso, galit is a sin. Amen? Sala, no? Nagkakasala tayo doon. Amen? Kapag ang salita natin ay hindi ayon, no, sa word ni Lord. Amen? Hallelujah, yung mga nilagay natin sa ating puso na kahit ano na lang, galit, kimkim ng galit, kalungkutan, pagdududa, whatsoever. Amen? Have pride. No, it's a sin. No, ang dami-dami, mga kapatid, the way you look at a person, amen, na hindi maganda, kasalanan yun. Amen ba? Ang dami-dami, kung babasahin mo, mga kapatid, ang dami-dami yung ginagawa ng iyong katawan. Amen? May asawa ka na, pero hindi ka kontento sa asawa mo. May girlfriend ka na, pero hindi ka makontento sa iyong girlfriend o sa iyong boyfriend. You need more pa. Amen? Kasalanan yun. Amen? Ang dami-dami. No, kapag hindi ka nagbigay ng time kay Lord, kasalanan yun. Amen? Hallelujah. Yung hindi ka nagsiserve kay Lord, kasalanan. Ang dami-daming mga bagay, mga kapatid. No, yung pagbibisyo. Amen? Pagsusugal. Amen? Hallelujah. No, pagsusugal, kahit saan na lang may sugal. Before, mga physical sugalan. Amen? May fight ng manok. Amen? Dami-daming mga laro before. Amen? Na makikita talaga natin physically yung naglalaro. Pero ngayon, online-online na. Kasalanan yung pagsusugal. Amen?
Hallelujah. Amen? And then, no, ang dami-dami mga kapatid, paglalaro ng mga games na hindi nakakatulong sa atin, no? Kasalanan yun. No, yung mga Mobile Legends, Clash of Clans, ang dami-dami. Amen? Dami-dami mga laro, yung mga laro na hindi mabuti. Amen? Yung mga ano, tinitingnan natin ng mga movies. Amen? Na hindi nakakatulong sa ating spiritual life. Amen? No, yung mga movies, mga love movies, mga ganun-ganun movies. Yun ang nagtutulak sa ating kabataan. Amen? Ngayon, na maagang mag-boyfriend, maagang nabuntis, na maagang nagmamahal daw. Amen? Hallelujah. Yung mga nagiging suwail sila, managiging nagiging anak sila na always na umaaway or nag-disobey sa kanyang mga magulang. Amen? Ang dami-dami mga kapatid. Lahat-lahat ng yan. Amen? Ay hindi mabuti. Amen? Hindi man mabuti dito sa batas natin sa mundo. Amen? Yung hindi pag-honor our parents is a sin. Amen? Hallelujah. Ang dami-dami mga kapatid. Diba alam nyo yung mga Ten Commandments? Amen? Hallelujah. Kung babasahin nyo, kung mga may time kayo mga kapatid, no? I-type nyo po yun. I-search nyo po sa Facebook. Mga kasalanan na ayaw ng Diyos. Amen? Hallelujah. Na nasa Biblia. Makikita mo ang dami-daming uri ng mga kasalanan. Pag-jealous ay kasalanan yun. Amen? Hallelujah. Amen? Ang dami-dami. Ang dami-dami mga kapatid. If you have time po, no, babasahin niyo po sa Biblia yung mga kasalanan na ayaw ng Diyos. Ang dami-dami. Yung hindi pagsisimba ng mga Diyos-Diyosan. Amen? Hallelujah. Kailangan hindi natin yun gawin kasi kasalanan yun. Amen? Hallelujah. Ang dami-daming mga bagay. Pagnanakaw, kasalanan yun. Amen? Ang dami-daming mga kapatid. Alam ko that you are old enough, no, para maintindihan mo kung ano yung mali at ano yung tama. Amen? Hallelujah. And much better po na babasahin po natin sa Biblia. Amen? Hallelujah. Yung pag-witness mo, nung nag-witness ka na yung witness mo ay hindi totoo, no? Kasalanan yun, yung pagsisinungaling. Amen? No? Hallelujah. So, ang dami-dami mga kapatid, ang dami-daming kasalanan. If you have time po, you can search it and read it in your Bible. Kung wala kayong Bible na physical Bible, in your phone, no? Ang dami-daming Bible dyan. Amen? Different translations. Amen? Nandyan sa Bible mo. I-Google mo lang. Amen? Pag-Google mo or mag-ano ka, magpunta ka sa apps, no? Mag-ano ka, mag-install ka ng Bible sa iyong cellphone. Pwedeng-pwede yan. Amen? Hallelujah. Kailangan magiging patay na tayo doon sa mga kasalanan. Kailangan hindi na tayo patuloy sa pagpakasala. Amen? Kailangan mamuhay tayo ng matuwid. Amen? Kasi lahat tayo dumaan eh. Amen? Lahat tayo dumaan sa pagiging makasalanan. Kasi wala namang tao na hindi makasalanan. Amen? Hallelujah. Walang tao na hindi siya gumawa ng kasalanan. Amen? Hallelujah. But it's by the grace of God that make us righteous in His sight. Amen? Hallelujah. So, kailangan talaga yun na makita, no, sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao na tayo ay binago ni Lord through His Word. Amen? Hallelujah. Noon, no, ang dali-dali mo lang gumawa ng kasalanan. But now, hindi mo na yan ginawa. Amen? It big sabihin, God is changing your life. Continue lang. Amen? Hallelujah. Kapag napaperfect mo na yon, amen? Na mas lalong natutuwa si Lord sa'yo, ipaperfect din ni Lord yung healing sa'yo. Amen? I know na dahan-dahan may ginawang kagalingan si Lord, may milagro na ginawa si Lord sa iyong buhay. Siguro, may ilan sa inyo na sinabihan ng doktor, mga iilang buwan na lang, mga iilang
ano, ilang mga years na lang ang naiwan sa buhay mo, but God still making you alive. Amen? Hallelujah. So, I hope naiintindihan mo mga kapatid, and I hope you are blessed. Amen? And now, mga kapatid, huwag na nating patagalin pa. And now, let's welcome our great daddy in the Lord. Hallelujah. God bless everybody. It's a great joy to see you. It's a blessed new week.